Sangayon sa iyo, kagandahang loob, mga kasalanan ko iyo pawiin, ngayon din sa iyo pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay Martes sa ikalawang linggo ng ating 40 na paghahanda para sa pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon. Kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingapin mo at kupkupin ang iyong sambayanan, sapagkat kami mahihinang tao lamang na pawang babagsak kapag di mo inalalayan. Tulungan mo kaming laging lumayo sa kasamaan, at mamalaging tumatahak sa landas ng kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Mga namamayan sa Gomora, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Magpakabuti na kayo. Magbalik loob sa akin. Talikdanan ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo sa paggawa ng masama.
Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti, pairali ng katarungan, itigil ang pang-aapi, tulungan ng mga ulila, ipagtanggol ang mga balo. Hali kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipagpatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganain ko ang ani ng inyong lupain. Ngunit kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang sabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa iyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambana'y sinusunog. Bagaman ang mga toroy, hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napopuot at niayot tatanggapin yaong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko na sa aking ihahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat ng masusunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Magsitayo po ang lahat. Sinabi ng buong mahal, kasamaan ay layuan, kasalanan ay pagsisihan. Kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang mga iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang damit. Ang ibig nila ay ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila na sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sino mang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas.
Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo't higit ang mga kasama nating kababayan mula sa iba't ibang bansa. Nais din nating ipagdasal ang intensyon ng lagi nating mga kasama tuwing ikapitong ng umagang misa, ang mga nakikinig sa pamamagitan ng ating opisyal na himpilan ng radyo. Ang Radyo Totoo 95.9 dito sa Batangas at mga Karatig Lalawigan. Paano po ninyo ipinakikilala si Kristo sa ibang tao? Paano mo ipinakikilala si Kristo sa ibang tao? Mga minamahal, ang panahong ito ng Kwaresma ay malaking paanyaya sa atin upang sabihin ng Panginoon na dapat ang iyong ipinakikita ay kung anong laman ng iyong puso. Lalo sa lahat ng panahon, ang panahong ito ng Kwaresma, ang pagsusuri sa puso, ang pagsusuri sa buhay, kung saan dapat ang mga ipinakikita natin sa labas ay siyang laman ng ating loob. Yun ang ipinapaalala ni Jesus sa mabuting balita. Ang mga tagapagturo daw, sabi ni Jesus dito, kung ilalagay natin sa ating salita ngayon, ang mga pari, ang mga madre, sundin ang kanilang mga ipinuturo, ngunit huwag gayahin ang kanilang mga ginagawa. Dahil baka daw ang kanilang ginagawa ay pakitang tao lamang at hindi isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Kaya po ang tanong natin sa pagninilay, paano mo ipinapakilala si Kristo? Dahil kung anong ipinakikita mo, ito ang pamamaraan mo ng pagpapakilala kay Kristo. Kaya huwag kayong magtataka kapag ka ang pagkakilala ng mga anak ninyo kay Kristo ay bungangerang si Kristo. Huwag kayong magtataka kapag ka ang inyong mga apo ang pagkakilala kay Kristo, maligalig na si Kristo, madamot na si Kristo. Bakit? Dahil baka iyon ang ating ipinakikita. Ito'y malaking hamon lalo sa ating may mga edad na, sapagkat tayo ang nagpapakita sa mga mas bata sa atin kung paanong dapat makipag-ugnayan kay Kristo. Ipagkagising mo pa lamang sa umaga, andar na ang bunganga mo. O sa palagay mo, anong matututunan ng iyong mga anak? Tapos sasabihin mo, anak, ang ipinakikita ko'y ito ang gustong malaman mo tungkol kay Kristo. Yun, si Kristo bungangera. Si Kristo mataray. Si Kristo magagalitin. Si Kristo madamot. Yun po'y hamon sa ating lahat. Kung anong ipinakikita mo, yun ang laman ng loob mo. Kaya nga kung ipinakikita mo lagi sa ibang tao ay kabutihan, pagmamahal, unti-unting pag-unawa kahit mahirap, ay di unti-unti ding makikilala nilang ang Diyos ay mabait, mapagmahal. Ay lalo na tayong lagi ng araw-araw ay laman ng simbahan. Ana, simba ka pa. Sasabihin sa inyo ng inyong mga kapitbahay, ana, simba ka pa naman? Tapos siya ng ugali mo? Tama iyon. Dahil kung ikay laging nasa simbahan, unti-unti dapat na nagiging katulad mo ng kabaitan si Kristo. At yun ang paanyaya ngayong mahal na araw, ang palalimin ang pagkakilala kay Kristo. At ang Kristong ito, ito yung Kristong nagpakasakit, ito yung Kristong namatay, ito yung Kristong muling nabuhay. Ito yung Kristo na sinusundan natin.
yumakap sa paghihirap. Sabi po ng Aral Batanggenyo, number 184, ang lokal na katisismo dito sa Batangas, mahalaga sa tao na makilala at mahalin si Kristo sapagkat mula sa Kanya nagkakaroon ng kaganapan ang buhay ng tao. Kailanman hindi magiging ganap, kailanman hindi mo mararating ang tunay na kasiyahan, kailanman hindi mo mararamdaman ang tunay na pagmamahal kung hindi mo kilala si Kristo. Si Kristong namatay at muling nabuhay para sa iyo. Kaya ang hamon sa atin ngayong araw na ito, habang tayo'y patuloy na naglalakbay sa panahong ito ng Kwaresma, palalimin ang pagkakilala kay Kristo upang kung anong ating ipinakikita sa iba, ito rin ang maging pagkakilala ng ibang tao kay Kristo. Pagsumikapan at hilingin na sa banal na misang ito sa pagtanggap natin mamaya kay Kristo sa komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya, Panginoon, unti-unti ka pong mamuhay sa aking buhay upang unti-unti kong maibahagi sa iba kung sino ka talaga. Ikaw na mapagmahal, ikaw na maunawain, at ikaw na mapagpatawad sa lahat ng tao. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo aming handog ang tinapay at ala na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Pinapayatalak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo't gawing banal ang paghahain aming ipinagdiriwang sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at sa ikapagkapakinabang namin sa pagpapalang iyong bigay sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Sa pagbabaka sakali mong kami bubuti, isinugo mo si Kristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang kanyang kalooban, na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapat, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpo
pupugay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag. Sa pilay ay nagpalakat at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin,
suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Saan kami tuloy?
lahas laging kapisan. Ikaw, Jesus, ang susundan. Ikaw po ng hantungan. Kaya sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para po sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari sa Arsidiosisis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Kalumong talino atas mo'y pagyamanin sa pagkikihamok lagi namin gamitin karahas ay pipitin kamali ay tutuwin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming banal na pagsasalong ito, katapatan sa pamumuhay namin, dagdagan mo at tulungan mo kami mamalaging kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietralcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen.
Magsiupo po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid ng ating simbahan ay makikita kayong mga Pilgrim's Information Record Book. Sa mga hindi pa po nakapagsusulat, pakilagay ng inyong mga pangalan at ilang hinihinging detalye tulong sa documentation program at alaala ng ating pagbisita sa pambansang Dambana. Kung nagkataong kayo po'y mga OFW, balikbayan o may kasamang mga foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Information Record Book. Malaking tulong po ito sa ating isinasagawang aplikasyon upang maging isang pandaigdigang Dambana dito sa... Tayo po bilang isa sa mga Archdiocesan Center for Reconciliation at bahagi ng ating pagninilay ngayong panahon ng Kwaresma ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makapagkumpisal ngayong panahong ito. Nasa screen po ang mga schedule ng ating kumpisal. Gayon din naman, tuwing Biyernes ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po'y nagdarasal ng Estasyon ng Krus sa alas 3 ng hapon. Ang mga aklat-dasalan po'y available sa ating mga tindahan. At sa patuloy nating pagninilay ngayong panahon ng Kwaresma, gagawin natin ang ating Lakbay Parokya, Lenten Pilgrimage ngayong 2024 sa ilang simbahan sa Pampanga. Ito'y gagawin natin ngayong March 21, araw ng Webes. Sa mga nagnanais pong sumama, kayo'y magpalista na sa opisina sa halagang 2,500 hanggang March 10 po lamang. Ngayong darating na Sabado ay unang Sabado ng buwan. At ito po ay may pagpaparangal tayo sa Mahal na Birhen ng mga Biyaya. May prosesyon sa 5 ng umaga. Ito po'y sisimula natin sa ating Fountain of Hope. Sa mga sasama, kayo po'y inaanyayahang magdala ng mga kandila. Maraming salamat po sa inyong lahat at ang ating sunod na misa mamayang alas 10 ng umaga. Inaasahan namin inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo. Ating isasagawa ang pagbabasbas sa mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan. Ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen.
luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo, lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa. Laging ibigin ang Diyos sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang.